Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit sa akin munting channel. So, nandito po tayo ngayon mga ka-farmers sa aking Ampalaya. Sa ngayong araw po ay update ko po ulit sa ika-16 days na po niya na simula na ilipat tanim. So, ngayong araw po mga ka-farmers ay mag-aabono po ako ng pangatlong pag-aabono. No? So, every 5 days po ako ngayon nag-aabono dito sa aking Ampalaya. So nito ngayon ay pangatlo na. So every 5 days, no. So ayan, bago po tayo magsisimula, shoutout pala kay Tropang Bakal May Trabaho TV. Ayan, shoutout sa iyo idol. So pasensya ka na, ngayon lang kita na shoutout. Busy po kasi tayo. So ayan, dito mga ka-farmers, no, balik tayo sa dito sa aking pag-aabono. No, medyo ano na po, tanghali na kasi marami tayong kaninang ginawa. So sinadya ko lang po talaga na ngayon mag-abono na medyo mainit na, para naman po na medyo matuyo yung lupa sa puno ng ating Ampalaya, kasi tuwing hapon po umulan. So ito ngayong pag-abono ko po ay drenching na naman po, no? Drenching lang po para mabilis po yung pag-angat ng ating Ampalaya sa, at saka mabilis niya po na ma-absorb yung abono. So ngayon po ang abono na gagamitin ko po dito, papakita ko na po sa inyo, kasi dapat na kailangan ko rin na pa na ipakita sa inyo na kung anong abono, na hindi naman ako na puro salita lang na ganito yung inaabono ko. At papakita ko rin po sa inyo kung paano rin po ako mag-aabono. So ito po ang urea, yan, kulay puti po. Sobrang liwanag po ng ring light natin sa taas. Araw po ito, urea po, 4600 nitrogen at saka 1620. So ito po ngayon ang iabono natin. So nung una at saka pangalawa, ganun pa rin pong takal yung gagamitin natin. So bali ngayon ay magtatakal po tayo dito ng isang latang 1620. So ayan, ganun pa rin po. At kalahating lata ng 4600 na urea. So ayan. Tapos tutunawin lang po natin to mga ka-farmers, no. At saka isasalin po natin to sa 16 liters na tubig. So ito po isang container. Hindi ko po to pinuno kasi meron po akong takalan na timba na 8 liters lang po yung laman niya. So bali dalawang timba to, naging 16 liters. Pero pag ito po yung container na gagamitin natin, ito po, huwag po natin pupunuin kasi 20 liters po kasi yung laman nito. So yan, ito na po yung abono. Tutunawin lang po natin yan. Unti-unti na po natin tutunawin. So bali mabilis lang naman to mga ka-farmers na matunaw, kasi 1620 at saka urea lang naman to. Ganyan rin lang po natin na magtunaw, lamas-lamasin lang po natin para talagang mabilis po. So bali meron pa pong natira. So ganyan lang po mga ka-farmers sa pagtunaw, yung pagtunaw ng abono, no. Ulitin ko po, isang lata po ng 1620 ng sardinas at saka kalating lata pong urea. So mas marami po yung nitrogen na i-apply natin, i-abono natin dito sa Ampalaya, kasi po ay nagpapataba pa lang tayo kasi bata pa po tong Ampalaya. 16 days po simula na ilipat tanim, kaya puro mas lamang po yung nitrogen na abono natin. Ito po siya mga ka-farmers, no. Tunaw na rin po siya. Dapat po nating haluin po ulit dito. So ayan, ito po yung latang gagamitin ko. Lata po ng sardinas na maliit lang po.
Yan po, papakita ko na rin po sa inyo kung paano po ako mag-aabuno sa kada puno niya po. Ito po ulit yung aking abuno. Ito, urea 4600 at saka 1620. Ito po, yan. Magkaiba po silang kulay. Yung urea po, puting-puti po talaga. Ito naman yung 1620, hindi po masyadong puti. Yan, ganun po yung pinagkaiba po ng abuno. So, ito na po yung 16 liters, no? So, tara, mag-abuno na po tayo. So, ito na po mga ka-farmers yung aking ampalaya na 16 days. So, bali, hindi pa po ako nagpo-pruning. So, kasi maghihintay po muna tayo. Yan, i-update ko na rin po yung time na, yung araw na kung kailan po ako magpo-pruning. At saka kung paano ko po ito i-pruning. Yan po, meron na rin mga damo-damo na lumalabas. Ito naman po, siya naman yung pinakamataas kasi nung bago ko ito nilipat tanim, talagang mataas na po talaga siya. Yan yung iba, maiksi pa. So yan, tara po mga farmers, no. Abuno na po tayo. So yan, isang lata lang po mga ka-farmers, no, kada puno. Kahit po sa puno po tala natin ilagay kasi hindi naman po yan masusunog. Kasi drenching naman po to, kahit itama po natin yung puno niya, itamaan mo natin yung puno niya, wala naman pong, hindi naman po to mamamatay itong ating ampalaya. Kasi konti lang na rin namang ano, konti lang naman na urea yung lagay natin. Kasi po yung urea po kasi pag masyadong marami at talagang masusunog po yung ating gulay. Kasi sobra po yung tapang ng kanyang nitrogen. Pero kung 1620 naman po yung abuno natin, hindi naman po yun masusunog kasi mababa lang po yung content ng kanyang nitrogen. Yan po. Yan, mataas na po siya. At unti-unti na rin pong lumalabas yung kanyang mga suwi, yung kanyang mga sanga. Yan po, maintain lang po tayo every 5 days ang ating pag-aabuno dito. Pero kapag mamunga na po ito, gagawin na po natin every 4 days yung pag-aabuno. Talagang medyo matakaw po itong ampalaya natin sa abuno kasi po ay nagbabaging po siya. Kailangan po talagang panay yung abuno dito, lalo na po kung may abunga na, kasi yung ampalaya ay pagkulang po tayo sa abuno, mahina naman po kanya ang kanyang paglaki. Di po tulad sa talong, yung talong kahit every 1 week tayo mag-abuno, pwede. Kahit 7 days yung pagitan. Ayan po. Lipat po ulit tayo dito sa kabila. So bali ko, konti lang naman po ito mga ka-farmers, itong aking talong. Ang palaya. Nasa ano lang naman ito. 45 kapuno. Talagang kaunti lang ang tinanim kong gulay ngayon kasi focus tayo sa palay, no. Kahit tagulan naman po, pwede tayo magtanim ng gulay, basta lang po na siguraduhin lang po natin yung area natin na hindi po mababad yung puno ng gulay natin sa tubig. Yung kailangan rin po natin kahit matubig po ating lugar, magpa-plat po tayo ng mataas at gagamit po ng plastic mulch. Ito po yung akin ay hindi po to plastic mulch, no, temporary lang pa to kasi naubusan nga tayo, tamang tama lang dun sa talong, kaya ito ay garbage bag, no, yung ginawa nating plastic mulch.
dami ng damo na lumalabas sa kanyang puno na sud-sud. Ito yung damo na mayroong laman. Kahit kailangan pag nabunot mo ito mga ka-farmers ay kasama yung kanyang laman para hindi na po hindi na siya ulit tutubo. Yan po mga ka-farmers, no? Ganyan lang po ka simply mag-alaga ng ampalaya. Dito tayo sa kabila ulit, pang last na po tong plot ng mga ka-farmers, no? Meron na siyang mga damo at meron naman pong ano, maliliit pong mga ka-farmers kasi ipinunla po natin itong rake, ta. Hindi, kasi yung iba po bago po magpunla ng ampalaya mga ka-farmers, no, binababad po nila muna yun ng isang gabi sa tubig at saka babalutin po ng tilang basa bago ipunla, di sabay-sabay nun sila tutubo. Yung sa akin naman po ay nirekta ko lang siyang pinunla, hindi ko na siya binabad sa tubig o ibinalot ng telang basa. Kaya yung ibang buto, hindi po talagang, hindi po sabay-sabay tumubo, no. Ah, ito na. Ano na yung isa. Ayan, haba na siya. Hindi siya nakakapit. Ayan, mamaya na natin ayusin. Ito naman po ay pinutol ng manok, napaka niya yung dulo. Ayan, naputol, dumami yung kanyang sanga. Ayan, saka na po tayo magpupruning, no. Ito po ay, ulitin ko po, ito po ay variety, yung variety po ng aking ampalaya ay Mestiza F1. So ito po ay produkto ng S-Twist. So hindi po tayo makakaubos ng 16 liters na tubig, no, na tinimpla nating abono. So yung natira, titira po natin sa next nating abono, sa next nating pag-abono na another. So ngayon 16 days, so bali mag sa 21 days, ano pala, 22 days natin siyang bunuan ulit. So ayan mga ka-farmers, okay na. So nung nakaraang kong vlog dito, medyo ko napansin nyo doon na medyo mababa pa lang ito ngayon. Ayan, mataas na siya. Nung dati po siguro mga 3 dangkal, pero ngayon ayan na, abot na po to siguro ng 5 dangkal yung kanyang mga ano, no. Ito, ano siya, nahulog. Hindi po siya nakakapit ng maayos. Ayan, kumapit ka baby. Ayan. So ayun mga farmers, no, dito na po natin tatapusin itong ating video kasi tapos na rin po. Talagang kaunti lang naman to, para naman po na may ma-update lang po ako sa inyo na kung paano po mag-alaga ng ampalaya sa buwan ng tagulan. Kung pwede naman na tayo magtanim ng mga gulay, no. So yun, magkatabila po sila ng aking talong. At saka yan dyan, ina-update ko na rin po. Yan, ito na po ang aking Mestiza F1. So next update po mga ka-farmers, no. Ganun pa rin po sa pag-abuno ko. Sasabihin ko na rin po doon kung magdadagdag ba ako, ano, yan, sa update ko na lang po ulit. So hanggang dito na lang po mga ka-farmers, no. At maraming salamat po sa inyo na sumusuporta po ulit dito sa aking channel. Sa lahat-lahat po, ingat po kayo at saka God bless po. Talagang mainit na po, mag-aalas 11 na po ng tanghali. So yan, may mga ulap na naman. Maya-maya na naman yan, talagang babagsak na naman po yan. Kaya yung advice ko lang po, kapag may mga gulay tayo na malalapad pong tanim, kailangan po alaga tayo sa fungicide. Kasi yun po, mainit po tanghali, tapos biglang ulan paghahapon, yun madali pong magkasakit yung ating mga tanim. Madali pong magkapunggos. So yan, hanggang dito na lang po mga ka-farmers, no. Maraming salamat po uli at God bless po sa lahat.